Aarangkada na ang First to Farm Film Festival, ang pinakabagong local film festival na layuning i-promote ang farming at agriculture sa bansa. Sa pangunguna ni Direk Maryo J. de Los Reyes, napili ang anim na pelikulang may advokasya na makatulong sa mga kababayan nating magsasaka. Sa naganap nitong press con, opisyal nang ipinakilala ang anim na mga pelikulang kalahok dito. Ano ba ang layunin ng festival na ito? At ano ang direktibang koneksyon nito sa visual media? Alamin natin sa report na ito. Layuning i-promote ang farming at agriculture sa bansa, ito ang To Farm Film Festival. Ayon sa festival director nito na si Direk Maryo J. de Los Reyes, ang To Farm ay acronym ng The Outstanding Farmer at may tema itong The Plight of the Farmer, His Trials and Triumphs. Ang mga kalahok sa brainchild na ito ni Direk Maryo at ng Universal Harvesters ay ang mga pelikulang Free Range ni Dennis Marasigan, Pilapil ni Jose Johnny Nadella, Ang Pauwi Na ni Paolo Villaluna, Pitong Kabang Palay ni Maricel Cariaga, Paglipay, Crossing ni Zig Dulay at Kakampi ni Vic Acedillo Jr. 69 entries kami. First time. So, we expect na susunod baka mas madami pa. So, unfortunately, anim lang napili nila. Ang Free Range ay kinunan pa sa Coron, Palawan, ay tumatalakay sa buhay ng isang poultry farmer na dumanas ng matinding hirap at naharap sa pagsubok kung ibebenta ba niya ang kanyang lupang sinasaka dahil sa banta ng komersyalismo at turismo sa kanilang lugar. Tampok dito sina Paolo O'Hara, Jackie Rice, Michael De Mesa at Madeline Nicolas. Free Range about sa mga chickens na gustong magtayo ng negosyo sa Palawan. So yun, I play the role of Alma. Free Range, based din po siya sa true events, true stories actually, brother ni Direk Dennis, yung brother niya mismo. Ito yung mga struggles sa pagnenegosyo, sa mag-asawa, lahat ipapakita po dito sa Free Range. Ang Pilapil ay kwento ng isang lalaking gustong takasan ang buhay ng pagsasaka sa kanilang probinsya at ng isang inosenteng batang lalaki na nagpabago ng kanyang pananaw sa buhay. Tampok dito sina James Blanco, David Ramos, Pancho Magno, Diva Montelaba, Rez Cortez at Orlando Sol. Ikot sa isang lalaki na meron siyang nakialalang bata na yung bata yun sobrang daming tinatago. Iikot dito yung relationship na siyempre as a nakakala niya bata na wala siyang kaalam-alam kung sino to, kung ano yung background nito, na naging close sila. Darating din yung story about, of course, family. Story about lahat ng kailangan mong gawin para magkaroon ka ng pera, kung ano pagdadaanan mo sa buhay para lang magkaroon ng pera para sa family mo. So, halo-halo eh. Love, may action, drama of course. And ang Pauwi Na ay tungkol naman sa paglalakbay ng isang mag-anak sa kanilang layuning makilala ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbiyahe sakay ng pedicab mula Manila patungo sa kanilang paraiso, ang probinsya. Pinagbibidahan ito ni na Bembol Rocco, Cherpay Picache, Meryl Soriano, Gerald Napoles, Jess Mendoza at Chaifo Nasher. Ang Pitong Kabang Palay ay tungkol sa pamilya de la Cruz na nabubuhay sa pagsasaka at ang kanilang pagsisikap na maitawid ang kanilang kahirapan sa pang-araw-araw na buhay at ang banta ng paghihikaho sa kanilang pamamalagi sa kanilang tahanan. Bida rito sina Arnold Reyes, Sue Prado, Mico Lorente, Precious Miel Espinosa, Catalea Suryo at Alfonso Inigo de Len. Ito ay kwento ng isang pamilyang Pilipino, na nasa agrikultura, no? Representation siya ng isang klase ng pamilya na meron sa Pilipinas. Ang kwento na ito ay tungkol rin sa kung paano sinusubukan ng isang bata na solusyonan ang problema ng mga matatanda. Mainit na lugar talaga ang Isabela. Pero it's quite interesting kasi isa siyang malaking komunidad pa ng mga, no, ng mga magsasaka. Talagang nakitungo kami sa mga magsasaka. Ginawa namin ang mga gawain ng pagsasaka. Na-experience namin na ang yung katotohanan ng pelikula. Ang Paglipay, Crossing,
ay kwento ng isang kaingero at mga ngasong ita na pinagkasundo ng kanyang mga magulang sa kapwa niya ita para pakasalan na mababago ang pananaw nang makilala niya ang isang babaeng taga Maynila na dumalaw sa kanilang probinsya para sa kanyang thesis. Ang salitang paglipay ay isang salitang sambal-aita nang ibig sabihin ay pagtawid na ginagamit ng mga ita kapag tumatawid ng ilog papuntang syudad. Tampok dito sina JC Santos, Joel Saracho, Upeng Fernandez, Manel Sevidal, Natasha Cabrera, Norman King, Gigi Loxin at Ken Nuyad. Tungkol siya sa paghahalo ng kultura ng mga Aita at mga Unat, yung mga Aita na nagtaga doon sa Zambales at saka mga Unat na dito sa ayun yung term nila eh, Unat, mga taga Manila tayo yun. Basically yun yung story, tapos dun niikot kung paano sila nabubuhay, kung ano yung struggle nila dun sa lugar nila, yung mga resources na meron sila dun sa lugar nila. Yun. And of course, love story siya, tungkol siya sa dalawang Aita. Kasi di ba pag Aita to Aita, meron silang tradition sa kanila. So ayun, tapos dadating ako, yung character ko na medyo magti-twist yung story. Pero ayun, dun naka-center pa rin dun sa umiikot yung story dun sa culture nila. Dun. Ang kakampi ay tungkol sa kakaibang kwento na isang taxi driver na dating Lansones farmer sa kanilang bayan sa Camiguin. Ayon sa pananaw na isang young executive na nakilala niya at naging pasahero at ang koneksyong nabuo sa kanila. Tampok dito sina Neil Ryan Sese, Gloria Sevilla, Felix Rocco, Suzette Ranillo, Kate Brios at Perry Dizon. Nagtatanim ng Lansones. Kaya ever since tinutulungan ko na isang pamilya sa pagtatanim nila sa Lansones. And nangyari ito sa Camiguin. Magandang festival ito kasi it's about nature. You have to learn to love nature and take care of nature. Since ang kakampi is all about planting, well, particularly Lansones, talks about how to care for lupa dito sa ating bansa. Kauna-unahan sa Pilipinas, layunin ng mga organizers ng festival na makalikha ng awareness sa mga pakikibaka at problemang kinakarap ng ating mga magsasaka at magbigay din ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga kwento ng pagsubok at tagumpay na kanilang dinaranas. Since we had a tow farm, which is the search and award for outstanding farmers of the Philippines, nagkaroon kami ng pagkakataon na ma-meet lahat. Iba-ibang klaseng magsasaka sa buong bansa natin. Ano? Marami ako narinig ng mga iba-ibang klaseng story, tragedy and success. Gusto ko ma-share sa public ang mga story ng kanilang mga buhay, kaya nagkaroon ng To Farm Film Festival. Ang First to Farm Film Festival ay mapapanood sa SM Mega Mall at SM North EDSA mula Hulyo 13 hanggang 9, sa SM Kabanatuan at SM Pampanga mula Agosto 24 hanggang 30, sa SM Cebu mula Setyembre 14 hanggang 20, at sa SM Davao mula Oktubre 12 hanggang 20. Nakatakda naman ang awarding ng 6 na pelikulang kalahok sa July 19.